Ang second question niya, Secretary, marami daw pong report ng anomalya sa pamigay ng SAP sa Quezon City kung saan humihingi umano ang mga barangay officials ng membership, donation at kung ano nung term na ibinibigay para lang daw po makakuha ng cut sa SAP. Apparently, hindi man lang natakot ang mga officials sa warning ni Pangulong Duterte. Ano po ang magiging hakbang ng pamahalaan since may second tranche na po ng SAP na ipamimigay na pwedeng pagkakitaan ng mga tiwaling officials? At tanong po ni Belia Cariaso. Well, nagkaroon na po ng pag-utos sa CIDG. Sila na po ang tinalaga para tumanggap ng mga reklamon gaya nito. So pumunta po kayo sa CIDG at huhulihin po natin yung mga opisyalis na yan. Kung mayroon pang espasyo doon sa mga ginawa nating mga sentro para sa may sakit at hindi sapat ang kulungan, doon natin sila ikukulong. Kinakailangan ikulong sila nang maturuan ng leksyon na wag pong kanain ang ayuda na nakalaan para sa pinakamahihirap sa ating lupunan.